dumating, tanawa at huwag mong magluwag sa mga nagitiwala sa iyong pag-ibig na matapat. Makapagbigay ka lang nawa ang iyong pagparito kasama ng Ama at ng Espiritu Santo, magpasawala ng hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Si David ay panatag na nakatira sa kanyang bahay. Sa tulong ng Panginoon, hindi na siya ginambala ng kanyang mga kaaway. Tinawag niya si Nathan at sinabi, "Nakita mong nakatira ako sa tahanang sentro, ngunit ang kapanagtipan ay nasa tolda lamang." Sabagot si Nathan, "Isagawa mong iyong iniisip, sapagkat ang Panginoon ay suma sa iyo." Ngunit ang gabi iyo'y sinabi ng Panginoon kay Nathan, "Ganito ang sabihin mo kay David, ipagtatayo mo ba ako ng tahanan? Inalis kita sa pagpapastor ng tupa upang gawing pinuno ng bayang Israel. Kasama mo ako sa bangda ko, lahat mong mga kaaway aking nilipon. Gagawin kong dakila ang iyong pangalan tulad ng mga dakilang tao sa daigdig. Bibigyan ko ang Israel ng kanyang lupa at doon ko patitirahin. Wala nang gagambala sa kanila roon. Wala nang aalipin sa kanila tulad noong una buhat na maglagay ako ng hukom nila. Magiging payapa ka sapagkat wala ka nang gagambala sa iyo. Bukod dito, akong Panginoon ang nagsasabi sa iyo, patatatagin ko ang iyong sambahayan. Pagkamatay mo, isa sa iyong mga anak ang ipapalit ko sa iyo. Patatatagin ko ang kanyang kaharian. Ikilalan ko siyang anak at ako na may magiging ama niya. Magiging matatag ang iyong sambahayan. Ang iyong kaharian ay hindi mawawagit sa aking paningin at mananatili ang iyong trono." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mataas na hari nitong daigdigan.
iyaw, pinakauna kang tumanggap kay Jesus sa iyong puso. Ipinalangin mo kami sa pagdinig sa salita at sa pagtanggap sa kanyang anak sa aming mga puso. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon para sa kapag-anggol ng Alberto. Maraming salamat po sa Pamilya Bagyo sa pagsindi ng huling kandila ng Alberto. Sumayin niyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Puri sa iyo, Panginoon. Noong pa lang yun, napuspos ang Espiritu Santo ni Zacarias na ama ni Juan at nagpahayag ng ganito, purihin ang Panginoong Diyos ng Israel sabagat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan. At nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Ipinanako niya sa pamagitan ng kanyang mga banal na propeta noong una na ililigtas niya sa ating lang tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napupuot sa atin. Ipinangako rin niya na kapag ang ating mga magulang ang kalulahanin ng kanyang mga banal na tipan. Yan ang isang pangbinitiwan niya sa ating amang si Abraham na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway upang walang takot na makasamba sa kanya at maging banal at matuwid sa kanyang paningin habang tayo nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawagin propeta ng katastrasan sabat mauna ka sa Panginoon upang ihanda ang kanyang mga daraanan at ituro sa kanyang bayan ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan sabat lubhang mamahabagin ng ating Diyos. Magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa dilim ng kamatayan at magtubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Sumayin niyo ang Panginoon. Tayo po ay nasa ikasyam na araw ng ating pagisimbang gabi, ang huling araw ng nobena, sa paghihintay natin, bukas ay
Pasko na. Bahagi mo na kung saan ay ito yung aming pinakaabangan. At nakita po natin sa loob ng siyam na araw na ito, sino po sa inyo nakakompleto ng siyam na araw tapos ngawang kamay? Manakompleto. So, pagpalain kayo ng Diyos. Bahagi mo na kung saan ay tunay tayong gabayan. At nawalin po, sa loob ng siyam na araw na ito, ay tayo ay nadagdagan ang ating panahon ng pag-inilay at ang ating kaalaman tungkol sa ating Panginoong Jesucristo. To review, una, yung unang araw ay binigyan natin ang tingin ng paltuon ni Juan Bautista na nagpapahayag na tayo ni magpaltuon sa mahalagang katotohanan. Tatlo ho, nabinigyan natin ang pansin ng mahalagang katotohanan ay pinamanhin. Una, ang katotohanan na may Diyos. Pangalawa, ang katotohanan tungkol sa karupukan ng tao. Pangatlo, na ang tanging pagbibigay lamang ng kaligtasan sa gitna ng karupukan ng tao at ang kapatawaran sa kanyang mga kasalanan ay ang kapangyarihan ng Diyos. Pangalawang araw ay tinatawagan tayo ng Diyos na maging kasanggang dikit niya. Katulad ng pagkasanggang dikit ng bayang Israel sa Diyos na naging bahagi ng kanyang kasaysayan sa salit-salit dahil ito. Pangatlo, ang halimbawa na ipinakita ni San Jose upang tumulong sa lalong pagpapalaganap ng paghahari ng Diyos sa daigdig na ito, na kahit na sabihin ng iba na panakiputas ka lamang. Pangapat ay ang pinahayag ni Elizabeth, nilingap ako ng Diyos. Nilingap ng Diyos si Elizabeth at ito ay mayroong tatlong pagkilos. Una, kinakailangan na makita natin sa yugto ng ating buhay kung saan tayo nilingap ng Diyos. I-storya natin ito sa ating mga mahal sa buhay, sa susunod na henerasyon. At pangatlo, itong mga yugto ng buhay natin na tayo ay nilingap ng Diyos ay magiging paghuhugutan natin ng lakas upang harapin ang hawon ng daigdig na ito at nang sa ganon na ito ay magpagkagumpayan alang-alang kay Kristo. Panglima, tayo nanyahan ng Diyos sa tulad ni Maria, palagi tayong tumugon ng oo sa tawag ng Diyos. Pangalim ay bahagi yun na kung saan ay tayo ay pinalalahanan na katulad ni Maria ay makita rin natin yung ating awit ng pagpupuri. Ano ba yung awit natin ng pagpupuri? Saan tayo nagpupuri sa Diyos? Ikapito ay ikapitong araw ay binigyan natin ng higit na pag-inilay ang pagtugon na ibinamanhig sa atin sa pamamagitan ng ikapitong araw yung ating
Balikan natin mamaya yung kapiging. Kawalong araw, last day, yesterday, ay bahagi yun akong saan ay pinalagahan yung pangalan na ipinagkaloob sa atin ng Diyos at higit sa lahat, yung pangalan na ipinagkaloob sa atin na nagpapahayag ng ating buhay Kristiyano. Na nawa ay hindi lang tayo maging Kristiyano sa pangalan. So, panyaya na kung saan ay ipinapahayag mo sa atin ng buong may kapal. Tsaka na nung siguro na nabalikan ko ikapito at medyo nakalimutan ko. At ngayon po naman ay bahagi mo ng pag-inilay natin ngayon na ito yung pagpupuri ni Zacarias. May pagpupuri din po si Maria. May pagpupuri din si Zacarias. Ang pagpupuri ni Maria ay tinatawag nating Magnificat. Ang pagpupuri ni Zacarias ay tinatawag nating Benedictus. Na pagpapala ng Diyos. So, practically po, makita po natin na ito ay parehong awit ng pagpupuri sa Diyos. Hindi lang po natin masyado inaawit yung pagpupuri kay Maria unless sa English, wala po alam na ito ay mayroong Tagalog version. Pero bahagi na nais nating bigyan pansin sa pagpupuri na ito ay katulad ni Maria ay ang pagpapasalamat sa patuloy na paggabay ng Diyos sa kanyang pamilya, sa lahi ng Israel, at sa buong sambayanan na kung saan ay iniligtas ng Diyos. Pero nais ko pong bigyan ng pag-inilay dito ay yung mga katagang ipinahiwatig ko sa pagpupuri ni Zacarias. Ano itong mga katagang ito? Iniligtas ako ng Diyos sa kamay ng aking mga kaaway at sa lahat ng napupuot sa akin. Dalawang beses na binanggit dito sa pagpupuri na ito ni Zacarias na iniligtas ako ng Diyos sa kamay ng mga kaaway. Para po sa mga Israelita kay Zacarias ay ito ay mayroong malaking kahulugan. Makita po natin na ang istorya ng mga Israelita ay ang istorya na may palaging may katunggali. Mula pa doon sa pagtakas nila sa Ehipto, sila'y binutugisan ng kanilang mga kaaway. And for 5,000 years, naging bahagi ng kanilang karanasan na sila ay mayroong kaaway. Sabi ko nga po sa inyo, nung kami pumunta sa Holy Land, doon kami dumaan sa Jordan border, na doon ay yung passport mo, hindi tatatakad kasi ito po ay daan din ng mga Palestinians. Kasi doon po kasi sa may mga Arab countries na kapag may tatak ang passport mo na galing kang Israel, hindi ka makapapasok sa kanilang bansa. Kasi bakit? Hindi nila kinikilala ang bansang Israel. Ganon yung kanilang pag-ayaw sa mga Israelita. At nung kami po ay pumunta doon sa Holy Land, ay makikita po ninyo na doon po sa Holy Land may tinatawag po na territory, control, by
Israel militarily and politically. At mayroon pong territory controlled by Israel militarily but controlled by Palestine politically. At mayroon din pong mga lugar doon na territory controlled by Palestine militarily and controlled politically by Palestine. Halimbawa na lamang, yung pong Bethlehem. Ang Bethlehem po ay hindi isakop ng Israel. Yan ay Palestine. Kaya ay controlled militarily at politically ng Palestine. Ang bahagi ng Israel, ang bahagi po ng Israel, kung tawagin po ay occupied territory, ang buong Israel, kung kayo po yung maaaring magtanong, ano ang capital ng Israel? Ang isip talaga natin ay Jerusalem. Hindi. Tel Aviv. Bakit Tel Aviv? Because Jerusalem is divided into two. Kung tutulusin po, ang ngayon ay tinatawag po natin na ang bahagi ng Jerusalem kung tutulusin ay bagamat controlled ng Israel, pero yun pa yung tawagin natin ay occupied territory, hindi kanila under the Palestinian rule, kung tutulusin talaga dapat. Pero yun ay nakuha lamang nila. Yun ay nakuha nila noong tinatawag natin na noong 1965 sa kanilang Seven Days War from Jordan. Kaya bahagi yung nakuntusin po ay ganun katindi. No? Ganun katindi ang kanilang lapat. Sabi ko nga ay doon sa lugar, may tinatawag po doon lugar na malapit sa border ng Palestine na may pader. Siguro po naalala ninyo yung Berlin Wall between the East and West Germany noon. Ito rin po may pader. Bakit may pader ito? Ito ay tinayo ng mga Israeli gawa ng para hindi makapasok ang mga Palestinians. Bakit? Kasi po, may mga Palestinians na nagsusuot ng damit na may mga dalang bomba. Suicide bombers. At basta mayroon silang makita ang Israeli, pasasabugin nila. So para po minimize yung damage, ay nilagyan nila ng pader. Mabuti na lang po ngayon at walang kaguluhan ngayon sa Israel. Kaya maigi kami nakapunta sa Bethlehem. May mga ibang mga kauno na yung mga pilgrims, hindi mga pilgrims, ay hindi nakapasok ang kanilang pilgrims sa Bethlehem kasi yun ay isa sa mga magugulong bahagi sa Holy Land. Pero ito yung bagay na kung saan makita mo. Ramdam na mga Israelita. Pag sinabi mo, iligtas kami sa kamay ng mga kaaway at sa lahat ng napubuhat sa amin. Kung makita niyo po sa mapa ang Israel, napapaliguran po yan ng mga itinuturing ng mga Arab countries na hindi po friendly. No? Nandiyan ang Syria, ang Iraq, ang Egypt. Tanging ang Jordan lamang ang mayroong formal peace treaty sa Israel. Nagsimula lang po ito noong 1997. So pero bahagi o para maintindihan ninyo, kapag sinabi niya ang banal na kasulatan na iniligtas ng Diyos ang kanyang, iniligtas tayo ng Diyos sa kamay ng mga kaaway sa lahat na napupuot sa atin. Yung ating experience ay walang katitig sa karanasan ng mga Israelita kapag ang pinag-usapan
ay ang pagliligtas ng Diyos sa kamay ng mga kaaway. So, yun po nawa ang makita po natin. Pero, hindi po ito natatapos yun. Yun po ay makita natin na niligtas tayo ng Diyos sa kamay ng mga kaaway sa lahat ng napukul sa atin ay para saan? May dalawang kadahilanan. May dalawang kadahilanan. Na kung isan ay kapag hindi po natin nabibigyan ng pagkapahalaga, ay baka mawala po sa atin. Ano yung kadahilanan na ito na pinahayag po sa pagpupuri ni Zacarias? Una, para malayang makasamba sa Diyos. Simula pa po sa una kung bakit sila umalis sa Himproyalit para makasamba sila ng malaya sa Diyos. Hanggang ngayon, yun po yung mitingin ng mga Israelita, makasamba ng malaya sa Diyos. Yan po ay maliwanag din ipinibigyan ng pansin sa unang pagbasa na napakinggan po natin ngayon sa araw na ito sa ikalawang sulat ni Samuel. Nakita natin sa ikalawang sulat ni Samuel ulit yung pag-uusap ni na Nathan, ang propeta ng Diyos, ang Diyos, si Yahweh, at ni David. Na ano sinasabi ngayon ni David? Na, wala na ako ngayong kaaway. Kasi ano sabi niya ho ng Diyos? Ano sabi ni Yahweh? Nilipon ko lahat ng iyong kaaway. It was during the time of David na nagkaroon ang tunay na kapayapaan ng Israel. Kasi bakit? Ay, natalo niya yung mga nasa paligid na kaaway. Ito yung pagkakataon na lumawak ang nasasakupan ng mga Israelita. Kaya tinatawag namin si David bilang isa sa mga greatest kings of the Old Testament. Kaya nung sabi sa kanya ng Panginoon, tinuruan kitang malipon mo ngayong kaaway, kaya ano ngayon ang gagawin mo? Ipagtayo mo ako ng templo. Kaya sinimulan na ibigyan ng pagdiin na itayo siya ng templo. Ibig sabihin, kapag wala kang kaaway, mayroon na lang tayong para ikaw ay sumamba. Kaya punawa, huwag natin kalimutan, tayo po'y magpasalamat at hindi yung ating pong karanasan bilang isang bansa ay hindi kasi bigat ng karanasan ng Israel bilang isang bansa. At sana rin po, makita po natin alin ha, tayo ay ngayon ay nasa panahon ng kapayapaan. Sana rin po, marami tayong panahon sa pagsamba. Kailan mo nakalulungkot? Nakalulungkot sa bakit? Kasi 20% lamang of the total Catholic population ang nagsisimba. Tayo lamang po ay 20%. Sa 10 Katoliko, dalawa lamang ang nagsisimba. Sa bawat 10. At ito rin po yung pangyayari na pinahayag ni Cardinal Tagle sa programa ng Veritas 846, sa kanilang programa ng Veritas 500, na naglalayon na sa 2021 nawa ay lumago. Ito yung ni-analyze natin na yung 20% of the total Catholic population ay hindi lang pa sa 20% makasamba. Bakit? Tayo niligtas ng Diyos sa harap ng ating mga kaaway at sa mga napupuot sa